Guys, what's up? Welcome back to my channel. It's me again, Miles Butterfly. Guys, I'm so sorry kung bakit ngayon lang ako. So, bago ka pa sa channel ko, subscribe po, please. And then, click the button below para ma-notify kayo kung may coming upload videos ako. Yung may bell sa baba, i-click nyo na yun, guys. And then, like nyo na din yung YouTube ko. And don't forget to subscribe po. And so please. So, salamat pa rin yung nag-ano sa akin, yung sumusuporta sa akin. Lahat na hindi ako iniiwan. So, andyan pa rin kayo. Thank you guys. Happy New Year! Merry Christmas everyone! So, sorry kung bakit ngayon lang ako nag-vlog ulit. Yes, bakit ngayon lang ako kasi super duper busy ako, guys. Wala ako halos, kahit sa sarili ko wala akong alas oras. Yeah, I keep busy myself, keep working. Yeah, anyway, today nare-remind sa pa rin sa akin kung bakit nandito ako sa YouTube. Kung ikaw ay syempre maraming gumustong pumunta ng Hong Kong, yes, Hong Kong, kahit nagkaroon na ng gulo dito, yes, marami pa rin gustong pumunta dito. But actually, medyo okay na yung Hong Kong ngayon so far. So, mas pag may time ako, i-update ko guys kung kumusta ang Hong Kong. I-video ko yung labas or yung mga lugar. So, ayun. Sana magawan ko na naman yun ang paraan. Kasi nga yung ano ko guys, yung camera ko, eh bumibigay na siya yung isang cellphone ko na pang-edit ko. So, hindi ko siya madala sa labas. So, yung isang phone ko is pang ano ko lang yun. So, anyway guys, punta tayo dun sa main topic. Bakit ako ano ba yung topic ko today? Ano ba yung vlog ko today? So, hello everyone. Good morning. Ano yung topic natin today? Bakit maraming nato-terminate? Or bakit, anong dahilan bakit tayo na-terminate or inaayawan tayo na namo? Hong Kong, isa yun, isa ito sa mga bansa na kinakatakutan nila kaya ayaw nilang pumunta dito is kasi yung termination. Siyempre, pag terminate ka, yung ginastos mo is masasayang yun. Babalikan ko yung Pilipinas at napauwiin ka and then kailangan mo naman ng bagong gastos. Yes, siyempre, isipin ng iba, ay wag na lang kasi siyempre, no, may mga dahilan. Ako, hindi ako ex-abroad before. Hindi ako expert or hindi ako ano. So, nandun lang talaga yung willingness ko at saka napaka, yung pasensya, yung patient natin. Yung pasensya, sobra. Yung, yun ang pinaka kailangan nating baunin. So, pero blessed pa rin ako guys so far sa mga naging amo ko. Hindi ako, hindi sila ganun ka-bad. But they are actually still bad. But hindi sila ganun ka-worse. So, ayun. Thankful pa rin tayo guys kahit papano. So, ibibigay ko, share ko yung mga konting tips para kahit na mapapano yung mga parating or yung mga bago pa lang, ano ba yung kailangan nilang ano. So, konting tulong lang guys. Actually, kasi nire-remind nyo, thank you sa mga nagsusupport nung bago pa lang ako. Yung nire-remind nyo kung bakit ako nag-vlog. So, sinasabi nyo, ate, gumawa ka nito, ganito. Sis, ganito. Paano ba? So, thank you guys kung bakit siya dito ako. Looking forward tayo na naka-almost 1,700 subscribers na tayo. 1,700 subscribers na tayo. And then, yung AdSense natin, soon, hopefully, ma-approve tayo. Kasi yung watch hour natin is okay, tumatakbo. Kahit gano'n ako kabisi, ginagawan ko pa rin ang paraan, guys. Yeah, kailangan kasi nga, love na love ko tong ano ko na to. Kahit pa paano, love ko pa rin to. Hindi ko kaya siyang basta-basta yung batas. So, ayun guys, yun yung topic natin today. Paano maiwasan yung terminations or break contract? So, yun ang isa sa mga dahilan bakit hindi tayo tumatagal sa Hong Kong. Yes, yun ang mga main problem ng mga karamihan dito. Number one is, dapat meron tayong initiative. And willingness, yes. Initiative, bakit ka nandito sa Hong Kong or willingness
bakit tayo nandito? Ano ba yung dahilan at bakit nandiyan nandito? At ano pa yung inaplayan natin dito? Yes, the main work dito is domestic helper. So alam mo yon. Kung ikaw may natapos sa Pilipinas, yes, marami dito nag-upload sa Hong Kong. Isa na ako doon. May natapos, kung ikaw ay BS nursing sa Pinas, kung ikaw ay teacher sa Pinas, kung ikaw ay nag-HR sa Pinas, or ano ba yung magandang trabaho mo sa Pilipinas, is huwag mong dalhin dito. Kasi alam mo kung bakit ka nandito. Yes, yun ang dahilan. Kasi nga, gusto mo, diba? Gusto mo, the main reason is yung karamihan dito gusto mag-Canada or gusto magkaroon ng magandang kinabukasan para sa mga pamilya. Kasi nga, sa Pinas, hindi natin mabigay ng ganun ka gandang future ang pamilya natin kung nasa Pilipinas lang tayo. So, nakikipagsapalaran tayo. Isa na ako doon, guys. May magandang trabaho sa Pilipinas na nakikipagsapalaran dito. So, the fact na nandito tayo, ano ba yung mga dahilan na bakit tayo nandito? Yes, yun ang maintain natin, yun ang mindset natin kung bakit tayo nandito. So, may dapat, guys, may kusa ka. May kusa ka kung ano yung mga kailangan na hindi na kailangan pang utos sa'yo, ganito, whatever, yung ma-stress pa sa'yo si madam. Yes, mas dami na niyang iniisip, pang dami na niyang problema, mas dadagdag ka pa. Yes, yun yung dapat may initiative ka, guys. Meron tayong initiative dapat. Gawin mo yung mga bagay na dapat na hindi na kailangan pang sabihin. Hindi na kailangan pang mag-antay para gawin mo yun. So, yun, guys. And then, after that, kailangan mo din ng pasensya. Magbaon ka ng maraming pasensya. Kasi nga, hindi ibang-iba yung magiging environment mo. Anong inapplyan mo dito? Kung ano ka, kung boss ka sa Pinas, pagdating mo dito is katulong ka. So, i-mindset mo yun. Kung sisigawan ka or papagalitan ka, accept mo yun. Dapat yun ang pinakamalaking challenge sa akin nung dumating ako sa dito. Sobra yung ano mo, yung pride mo, yung alam mo yung parang minsan naawa ako sa sarili ko. Yes, sobra guys. Yung feeling na, alam mo yun, basta until ma-recover mo yun siya, until ma-mindset mo siya kung bakit ka talaga nandito. The reason is why, at least bibigay ko yung mga yung pangailangan ng pamilya ko. At least, hindi ako ganun naghihirap patulad sa Pilipinas. So, tapos, Hong Kong naman is hindi naman siya ganun ka-worse. So, may mga freedom siya at masaya ka naman. So, depende sa'yo kung paano mo i-handle yung pagiging masaya or pagiging positive na tao. So, yun guys. And then, iwas-iwasan din natin yung pananamit ng masyadong sexy, lalo pag nasa loob tayo. Yes, day off natin, may karapatan tayo manamit kahit ano. But, in the regular day, kung ikaw nagtatrabaho ka, mas maganda ka pa kay madam. Ibang sapan na yon. Hindi ba iinit ang ulo mo? Tapos yung asawa mo, yung boss mo na lalaki, titingin-tingin sa'yo. Siyempre, iwas-iwasan natin yun guys. Yung mga ganung bagay, di ba? Kasi initiative nga, dapat yung talagang meron tayo. Siyempre, tapos kung gusto natin magpasaway, maging wise tayo. Huwag na huwag iwasan natin yung magdutot sa harap ng amo natin. Kasi parang respeto yun, guys. Kasi andyan sila. Hindi naman sila. So, kung ako sa inyo, maghanap kayo ng amo na stay out. Or hindi sila lagi nasa bahay. Kasi kahit gaano kabait pa yan, syempre, nababantayan pa rin lahat ng ginagawa mo. So, maghanap ka ng stay out and then, at least, hindi kayo magkasama 24 hours kahit gaano siya kamaldita at kahit gaano ka din kamaldita. So, hindi siya ganun ka-worse. So, hindi siya ganun ka-hirap. So, yun, makaya niyong i-handle. Pwede niyong, kasi nga hindi kayo masyadong magkasama. So, yun ang advice ko. Kailangan umanap ka ng mga stay out na mga amo, na bira lang kayo magkasama kahit gaano siya kamaldita. Hindi almost every hour na nabubwishit ka, diba? So, yun. Yung mga bagay na kaya kong pwedeng i-share para uso natin tumagal dito sa
Hong Kong is nasa atin yun. Nasa atin yun. Kasi dapat andun yung willingness, pasyensya, kung may tiyaga, may nilaga, guys, diba? So, ayan, guys. Hopefully, nakatulong itong video ko. Thank you. God bless. Salamat pa rin sa mga supporta sa akin na hindi nagsasawa na nandyan pa rin. And then, naka 1.7 subscribers na tayo. God bless. Looking forward tayo sa AdSense and hopefully, ma-approve na yung AdSense natin for this year. Yes. Yes, yeah. Yeah, hopefully, yes. So, thank you guys. Kung ikaw hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Yeah, subscribe na po. And then, like sa channel ko. Like na po kayo. And then, click the bell button below na para ma-notify kayo kung may coming upload videos ako. So, yun, good guys. Shoutout tayo. Hi sa lahat sa mga vloggers sa buong mundo. Yes, marami akong kaibigan na vlogger. Hindi ko na pwedeng isa-isa po ah. And na-miss ko to, yes. Ay, na-miss ko. Alam ko, gustong-gusto ko yung mga kasi, yung mga nagsasalita sa ere, yung mga DJ type, whatever, yeah. Gustong-gusto ko, guys. Yung mga nag-a-advise, yung mga may problem, whatever. So, yeah, isa son sa mga hilig ko before na opposite siya sa dati na matahimik ako when mga maliit pa ako. So, yun, guys, lang. Na-miss ko kayo. Alam ko, na-miss nyo din ako. God bless. And so hanggang dito na lang yung link ko, Miles Butterfly. God bless. Bye-bye.